mapagpalang araw mga kataba. Yan, dahil nakabili tayo ng mga itlog na mura, tigli 5 pisong itlog, i-upgrade natin yung itlog mga kataba. O, ang tawag dito, inventong recipe. So, ito mga ingredients. Giniling, kahit na pork pwede mga kataba, pwede rin chicken. Ito naman beef. No, hindi ko pa minimix, pinapakita ko lang para mas mabilis. No. Giniling na any pwede nyong gamitin, sabi ko nga. Patatas, bell pepper, carrots, bawang sibuyas, nasa ilalim lang mga kataba. Tapos na hinaluan ko na to ng paminta at saka ng chung-chung-chung na Ajinomoto. Yan, pwede na nating haluin. No, mas maganda nga, hindi kasi ako gumamit ng food processor o bungi. Kaya medyo ngungo. Tapos, hahaluin lang natin yan. Mas maganda, mas maliit pa dito. No, yun ang gawin natin na hiwa. Kasi, baka sumama na yung ano, daliri ko at hindi na masarap yung lulutuin ko kung sasama pa yung balat ko. Ayan. Halu-haluin lang natin. Tapos, habang naghahalo ko dito, meron ditong ingredients na pang coating. Itong harina o flour, breadcrumbs, hard-boiled egg. Makikita ko naman kung gaano karami lang yung magagamit ko. Pero 10 yan mga kataba. Tapos, kasama sa pang-coating, yung egg. Hindi ko na muna inilagay yung harina, pero maglalagay tayo ng mga 2 kutsarang harina. Dagdagan pa natin ng konti. Kasi para kumapit. At maglagay din tayo ng mga 1 itlog yun. 2 kasi yung binatikong yan. Pwede naman magdagdag dun sa pang-coating. Tapos halu-haluin natin. Yan. After natin mamix yung mixture mga kataba, yan na. Tapos kumuha tayo ng malinis ang kamay ko. Lalo na bagong ligo pa ako niyan at nag-alcohol ako. Tapos, maglagay na tayo ng egg. Coat natin yung egg dyan sa mixture. Yan, ganyan lang. Yan, nag-try muna tayo ng isang mga kataba. Kaya ang gagawin natin, ibubudbud, 6 kasi to. Ito na yung isa, nakapag-try na ako ng isa. Pero ang style natin, hindi natin siya basta iko-coating. Para hindi masira yung mixture, lalagyan natin siya ng flour sa ibabaw. Para kumapit pa yung mixture. Ganyan. Sabi ko naman sa inyo, pamamaraan lang. Malinis ang kamay ko mga kataba. Yan. Lagyan natin sa egg. Basain lang natin. At ilagay natin sa breadcrumbs. Medyo mabusisi, pero masarap ang kalalabasan niya. So, ganun lang tayo. Ulit-ulit lang. Yan, mga kataba. Yan, may pinainit na akong kawali. Sinalang ko na, mga kataba. Mga medium heat lang yan. Mas maganda medyo mahina gawa nung breadcrumbs. Madaling masunog. Pabayaan lang natin siya dyan mga ilang minuto bago natin baligtarin. Handahan lang natin baligtarin mga kataba para hindi kumalat naman yung mixture. Pero pag naibaligtad nyo na yan, hindi na yan kakalat kasi kumapit na yan. Mga ilang minuto lang yan. Pabayaan lang natin maluto yung pinaka-mixture niya, yung giniling. Yan. Meron pa tayong mga natirang avocado mga kataba. Kesa naman masira, no? Gawin na natin. Hindi ko to masyadong minash. Meron akong tinira pa rin buo-buo para meron siyang ngunguyain. Ito naman, mga 3 pirasong avocado. Tapos, nilagyan ko ng brown sugar at lalagyan naman natin ng gatas na malabnaw. Kasi gagawa tayo ng ice candy. Yan. Mga kalahating lata yung nilagay ko pero
Halos na ilagay ko na lahat. Pwede namang ilagay ng ano. Lahat na. Para yun ang pinaka ano niya. Sabaw niya. Nahalo ko na. Kasi gawa nung brown sugar. Yan. Saka natin ilagay sa pang ice candy. Dish for today. Egg invento. Pero yummy. At sinamahan natin ng ice candy avocado. Yan. Meron tayong meal na affordable. At meron tayong biyaya na avocado. Enjoy, kumain, at maging masaya. Salamat sa panonood! At bye!